Hi! Welcome back sa aking channel. My name is Belle and for today's video, isa na namang DIY ang aking gagawin. So, eto, panoodin nyo. Okay guys, so sobrang excited na talaga ako ipakita sa inyo yung ginawa kong bucket hat. And medyo nag-aalangan pa ako gumawa nito nung una kasi nga ang tagal ko nang hindi nagtatahe. Siguro years na din ay gumagamit ng high speed na makina kasi usually pagka nagtatahe ako, nagre-repair ako ng mga damit ko. Ito lang ginagamit ko. But unfortunately, dahil nga may pasok, hindi na siya nagagamit. Wala na sa timing yung bobbin niya. So hindi na siya tumatahe. And sinubukan ko siyang ayusin as in 1.5 days kong siyang inaayos. Pero, hindi niya na kaya. So, ang ginamit ko is yung high speed na machine. So, nahirapan talaga akong i-control yung pagtapak dun sa machine kasi nga, hindi na ako sanay. And yung mga gumagamit kasi doon, yung mga professional na. So, okay naman yung kinalabasan niya kahit nahirapan ako sa tapak. So, okay naman yung kinalabasan. Kukunin ko muna yung ginawa ko. Wait lang ha. Okay, I'm back! So, eto yung aking ginawa. Ito yung first attempt ko sa paggagawa ng bucket hat. So, ginamit ko sa kanya white na thread. Feel lang to kasi, tinan mo. Sobra kasi yung pagkaka-cut ko dun sa tela. So, tinuwi ko na lang siya. Yun ang pangit na kinalabasan. So, sa likod ko siya nilalagay. And then, yung isa kong ginawa is same color lang. Mas maayos to. And, yun nga lang, medyo maliit siya. Mas malaki yung nagawa ko kanina. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. And then, meron kasi akong nakitang template. So, free lang to. Galing siya sa The Essential Club. The Essentials Club, may S yun. Okay, ilalagay ko pala sa description box yung link kung saan ko nakuha tong template na to. And sobrang ganda nung vlog niya. So yung vlog niya is ang dami dong DIY na pwede nyong gayahin. And super duper, ang ganda talaga nung mga nakalagay doon. So visit nyo na lang. And eto na, papakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginawa. Step 1. Siyempre, i-cut muna natin yung pattern na gagamitin natin. Again, tong pattern na to is galing sa The Essentials Club. So, ganito na yung kalalabasan. And then, step 2, tatahin natin yung mga gilid ng circle top. And then, third step is tatahin natin yung dalawang dulo ng headband para magkadikit sila. So, yan. Then after that, step 4, tatahiin natin sa labas yung dalawang dulo para ma-secure yung tahi. And make sure lang na lahat ng mga ends ay magkadikit. Step 5, i-combine lang natin yung circle top at yung headband. And then tatahiin lang natin yung headband paikot dun sa circle top. Step 6, sa brim, tatahiin lang natin yung bottom part kagaya nung sa picture. And then, step 7, same nang gagawin natin sa step 4, combine lang natin yung dalawang end, so ganito na yung itsura niya. Tapos, babaliktarin lang natin para yung outside part na yung kita. Okay, so step 8, tatayin na natin yung brim ng ganito. So, paikot lang yan hanggang umabot sa taas. And then, last step, step 9, same as sa step 3, pero this time, yung end ng headband is i-combine na natin sa brim. So, dapat, same side ng cloth yung magkaharap. After that, ito na yung kakalabasan. And make sure lang na i-cut yung excess na thread para malinis tingnan. So, there you have it. Your very own
bucket hat. Sana nagustuhan nyo yung video na ginawa ko. And please go ahead and like, share, comment. And don't forget to subscribe sa aking channel. And see you next time. Bye!